Recording in progress. Recording in progress. Okay, so punta tayo sa another question ni Ronnie Almonte Mediavillo Jr., no? Kasi interesting itong pinadala niyang tanong, ano? Yung na-post niya sa Facebook na question. So, this is again another password problem, no? For REE natin, ano? So, ang tabay lang po sa RME pala natin, ano? May mga technology graduate, high school graduate, technician. So, kasi combine po tayo, no? This is REE and RME. Kaya, minsan pagbigyan din naman po namin ng ating mga kawerpang REE sa kanilang mga katanungan, no? Well, anyway, maganda rin naman po na napapakinggan nyo to, kahit paano yung mga basic principles, no? So, medyo mahirapan lang po kayo pagdating doon sa mathematics, lalo yung may mga JJ, no? Advanced math. Pero meron po tayong libreng lecture na da-download nyo lang po sa ating YouTube channel, mga kawerpa, yung about complex number. Maganda po para masundan po tayo ng ating mga technicians. No? Kahit hindi sila BSEE graduate, masusundan nyo po kami dito. No? And maganda nga, mag-upgrade kayo. No? Katulad ni kawerpang Ber, no? Okay? Nag-upgrade siya from being electrician at ngayon, going to his REE board exam, okay? Sige, sagutan natin itong passport problem, no? Interesting itong problem na to, no? Makatulong sa inyo ito. Okay. A balanced delta connected load of 4 minus J3 ohm is fed by 380 three-phase system. Find the reactive power. Okay. So, meron tayong balanced delta connected load. So, yung delta natin, 4 minus J3, ibig sabihin RC. Diba? RC. Yung delta natin. So, sketch natin. RC. Ayan. RC siya. Ayan. Okay? Ayan. May palabas pa ba si RC Munoz? Channel 2? Kasi napanood ko eh. Partner sila ni Jericho ba? Jericho dahil. So, RC ito ha, RC. So, ito na yan mga kawerpa. Ayan. RC po yan. So, ang value nito, 4. Ito naman, negative J3. Ayan. So, is fed by 380 volts. So, line to line po natin dito. 380 volts, no? Line to line. Ayan. Okay. Ayan siya. Find the reactive power. So, kunin natin yung reactive power. So, reactive power. Actually, there are many ways to solve this problem. There are many ways to solve this problem. Okay? Maraming paraan, no? So, isa po sa paraan dito, the reactive power, Q, is equal to I squared X. Tandaan nyo itong basic formula na to. Pag kinukuha mo P, I squared R. Pag kinukuha mo Z, I squared Z. Kung 3-phase po yung pinag-uusapan natin, itatimes mo lang sa 3. Dapat may 3 ka dito. Kasi we are talking here of per-phase analysis. Per-phase po yan. Pag sinabing per-phase, ito po yung tinatawag na R-phase, ito naman yung tinatawag na X-phase. Yan, di ba? So, ganun po yan. So, ganun po, no? Okay, so, meron naman na tayong, ano, no? May X-phase naman tayo. Okay? So, ito yon. Meron na tayong value ng X-phase. Since magnitude lang naman po hinahanap, mas madali na siya. So, kuhanin muna natin yung I-phase. So, yung ating I-phase, yan na lang po. Diba, by algebra, by Ohm's law, our I-phase is equal to B-phase over C-phase. Ayan po. Ano po? So, we have here, kunin natin yung ating B phase, di ba? Sandali. I-recall natin sa delta, di ba? Pag sinabing
recall natin sa delta. Let us recall, no? In delta, our line voltage is equal to our phase voltage. Diba ganun, ano? Okay? O, dagdagan pa natin. Diba, ang IL natin, square root of 3I phase. So, kukunin muna natin dito yung V phase natin. If this is our VL, VL, line voltage, line to line voltage. No? So, we have here our BL, B phase. Pag sinabing B phase, yan po yung voltage doon sa impedance mo. If this is a tester or voltmeter, what can you say about the connection? Siyempre, BL to. No? Ano ang connection ni BL sa B phase? Isn't it? They are just simply in parallel. That is why they are equal. They are equal. Okay? So, may B phase na pala tayo. Ayun, may B phase na pala. So, madali na. 380 volts yung B phase mo. Eh, yung Z phase mo. O, ay madali lang. O, convert mo lang to. So, convert mo lang. Okay. So, Z phase is equal to 4 minus J. 4 minus J, 3. Ayan. No? So, 4 minus J, 3. So, i-convert lang po natin. Shift to a polar 4. Then, we have negative 3. So, this will become 5. Okay. Then, the angle is negative 36.87 degrees. So, ito na po yung pinaka-Z phase natin. Z phase yan. So, therefore, makukompute na natin yung I phase. So, I phase will be equal to B phase, which is equal to 380, di ba? 380 yon. B phase over Z phase, which is 5. So, 380 divided by 5. 76. 380 divided by 5, 76 amps. So, ayun na. Kuha na po natin, mga kawerpa. No? Ay, sorry ha. This is S. S po ito ha. S. Yan. So, our Q will be equal to 3 multiplied by I phase, which is 76 squared. And then, X phase, kasi ito, per phase eh, no? Kada pase. 3. Diba? Ang X phase mo, 3 ang magnitude. Kaya, pipindutin lang po natin. 3 times 76 X squared times 3 equals. So, ang aking sagot po dito, mga kawerpa, ay 51,984 bars. Kung gusto mong kuhanin yung K-bar, eh, book mo lang yung decimal places, tatlong beses pa kaliwa. 1, 2, 3. So, our Q now will be equal to 51.984 K-bars. Or nearest to 52 K bars. Okay? And that will be letter, ayun, letter A po, mga kawerpa. Pass EE board problem po ito. Okay? At least if you are, let's say, hindi ka pa, ano, no, engineering grad, halimbawa, mag-RNE ka, no? At least, kahit paano, kahit sabihin natin na, dito tayo, partner. Kahit sabihin natin na, hindi pa natin masyadong mag-gets, no? Para sa ating mga technician, at least may mga formula ka na makahagingan mo na, na makikita mo yung mga principle na yun, hindi mo man alam paano eksaktong ginawa dahil hindi ka nga engineering grad, pero makakatulong na po sa'yo as an initial knowledge, no? So, kung medyo nalito ka man dito, no, may video tayo na nagtuturo ng complex number, libre lang po i-download nyo kung medyo nahirapan po kayo sa mga pagko-convert, no, meron po tayong detailed discussion about complex numbers. Don't worry po, tutulungan po namin kayo. Okay? So at least, alam mo, may formula lang ganito, diba? Kasi ito, lumalabas to sa RME, yung mga basic formula na yan. Maaaring hindi man lumabas yung mayroong mga JJ na yan,
Okay, eh kung given lang naman lahat na, no, sa substitute mo na lang, at least makakatulong pa rin sa inyo. Kaya hindi pa rin naman po sayang yung inyong pag-attend, ano? Okay? And then later, maya-maya lang, meron tayong sasagutin na pang-R&E naman, partner. Okay? Sige. So, thank you, Ronnie, for this very nice question. Passport kasi ito. Yung mga passport, very nice yan. No? Thank you, salamat.